hirap ng tindahan mo kasi magtitinda na ata sila. Kaya ito po yung priority namin ginagawa. Aha, okay. Oh. Kailangan na kasi nila magtinda-tinda dyan. Gawa ng magpapaganda ka nga ng bahay. Wala namang laman yung bituka ninyo. Mahirap din yun. Kailangan, kailangan may negosyo rin kayo dyan. Oh. So ngayon, ang gagawin natin, ang gagawin ninyo ngayon dyan, tikman mo yung luto ni ano, ni Claude. Bakit po? Aba, syempre, para malaman natin kung talagang ano ba siya, pwedeng ibenta yung mga paninda niya. Baka magsayang-sayang lang tayo. Oh. Ito pala yung mag-kusinero dito. Oh, siya yung gagawing kusinero, so hindi muna siya tutulong sa'yo. So ang assistant mo muna, si Kano. Ano sa ano mo, may kaya lang, nagkakambas kami nung nagkaraan. Yung kailangan natin kasi dapat dito talaga, dapat sa ano talaga, yung katulad may pinapagawa ka. Pagka halimbawa medyo makaluwag-luwag tayo, nagkambas po talaga dapat sa ano natin, may kulang pa tayo, barin at aring pang stuller. O ano naman yun, hindi ko alam yun eh. Tatanga-tanga ako pagdating sa karpintero, di naman ako tinuruan ni Papa, no? Anuhin na lang natin, i-google ko na lang yan. Ha? Hindi naman po talaga ako karpintero, masun lang ako, kaya lang pinagsisikapan ko lang kung kaya kong gawin. Aha, okay. Sa yun ang kailangan natin at kabarina. Okay. Yung... Diba dinikit mo yung pintuan? Ngayon yung pintuan, diba pinantay mo yung mga ano niya, semento niya? O tapos, papantayin mo ngayon yon para maganda na siya? May pinapagawa po dito yung sa sinasabi ko kanina, yung sa may, ano mo, sa may... Sa harapan? Oo. Itong, ano, yung gutter, kasi lalagyan natin ang gutter eh. Okay. Kasi yung tubig paloob, kasi bumabangga dun sa parang, ano mo, steel matting. Okay. May mga butas-butas na alambre. Yan o. Yung sa may harap ng gate mo. Okay. Yung pagka hindi kasi na, pagka walang gutter, wala siyang alulod. Kumbagay, ang impact ng tubig galing sa bubong mo, paloob kasi masyadong sagad yung pagkaputol ng hero mo. Aha, okay. Yan ang pinaproblema natin, yan ang ginagawa namin. Kaya lang, ang problema nga natin, pare na taring ano eh, pang ribbit eh. O di alamin mo yan kung magkano yan, para bilihin na yan sa Lunis. Alam na natin. Alam na po lang ni ate yun. Pagka halimbawa lang magkaroon, dapat po talaga may sariling gamit. Mayroon na kayong, ano, nakakatibid-dibid tayo. Mayroon na kayo dito sariling grinder. Kabili kami ng nakaraan 1.5 eh. Bibili ka kasi ng brand nyo niya, nasa mga 4.5 hanggang 5,000 yan eh. Okay. Yung buti, may kahit bahay nagtinta eh. Condition naman, ano eh, habang buhay ng gamitin yan eh. Bueno, wala ba nagtitinda lang? Nakakatibid na tayo ng malaki eh. 1.4 ang tinipid natin kasi 1.5 lang ang bili namin eh. Aha, okay. O di okay pala siya, kuya. Nalang. Kung may barina na tayo, di na tayo mapasagamit. Okay. So, barina na lang sa karibiter. Mga magkano kaya yan sa palagay mo? Pagkabibili po ko ng brand new ngayon yan, siguro sa mga 3.5 o hanggang 4,000. Minsan pagka may nag-iikot, tsatsambahan namin. Baka may makabili din ng medyo mura-mura. Ay, saan yung may tibote? Ano pangalan ng kuya? Barina po, barina at saka ribiter. Yung ribiter naman, mura lang yun, nasa mga 150. Depende sa klase. Kung Stanley, nasa mga 200 lang ang ribiter. Aha. So, big sabihin...